So ipinapahintulot ng Diyos na tayo mabigo bilang pagtuturo sa atin ng Diyos na ang tunay na tagumpay at biyaya ay galing sa Kanya. Continue. Masigit na mataas ang isip ng Diyos kaysa atin. Totoo yun, sinasabi ng Isaiah 59 verse 9. Kaya nga, kung babalikan natin yung ating binasa sa Hebreo chapter 4:16, malinaw eh. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na nakakatulong sa panahon ng pangailangan. Sino pang nakakatulong sa atin sa panahon ng ating pangailangan? Tanging ang Diyos lang eh. Ang makakatulong pala sa atin sa panahon ng ating pangailangan, katulad nating mahihina, walang lakas, walang kakayahan, ay tanging ang Diyos lamang sapagkat sa Kanya nang gagaling ang lahat ng awa at habag at kakayahang tumulong gumawa sa ating lahat. Higit na mataas ang isip ng Diyos kaysa atin, ang tingin niya sa mga bagay ay iba kaysa atin. Totoo yun eh. Minsan ang tingin natin maganda dito, mabuti dito, pero kapahamakan pala magkakaroon tayo ng problema. Bakit? Kasi nasa taas siya eh. Nakikita niya ang lahat ng pwedeng maganap sa atin. Kaya siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya mataas ang kanyang isipan kaysa sa atin. Kita natin ang ating sariling kakayahan na ayusin ang problema. Ipinapakita niya ang ating kahinaan upang matutunang lubos natin na umasa sa kanyang lakas. So, kaya natin, meron tayong magagawa. Pero ipapakita ng Diyos sa atin yung ating kahinaan upang sa pamamagitan ng kahinaang yon, tatawag tayo at hihingi tayo ng tulong sa Kanya para tayo bigyan ng lakas para makagawa tayo doon sa bagay na ibig nating magawa. So, ang lahat ng tulong ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ipinagmamalaki natin ang ating tagumpay at naiisip na din natin kailangan ng lakas ng Diyos. Yun ang medyo delikado kapag ang pagtatagumpay nating nakakamit. Ang anumang bagay na pinagtatagumpayan natin sa buhay, hindi natin pwedeng kunin yung parangal, yung papuri sa sarili. Sapagkat alam natin na ang lahat ng tagumpay ay nanggagaling sa Diyos. Sapagkat sabi ng John 15, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Totoo yun. Ang taong hiwalay sa Diyos ay walang magagawa katulad ng sanga ng ubas. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ngunit kung kayo mananatili sa akin at ako sa inyo at ang aking salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ay pagkakaloob sa inyo. Kaya kung meron man tayong pagtatagumpay na nararanasan sa buhay, dapat ibigay natin ang papuri at parangal. Pasalamat sa Diyos na nagpahintulot na tayo po'y magtagumpay. Pinahihintulutan niya rin tayong mabigo upang turuan tayo ang tunay na tagumpay at biyaya niya. So, pinapahintulot ng Diyos na minsan tayo mabigo, hindi magtagumpay, maranasan natin ang pagkabigo, upang turuan tayo ng ano? Turuan tayo ng Diyos na ang tunay na tagumpay at biyaya ay galing sa Kanya. So, kapag nabibigo tayo at hindi nagtatagumpay, hindi ibig sabihin ayaw ng Diyos na magtagumpay tayo. Ito ay paraan ng pagtuturo ng Diyos sa atin para sabihin na ang tagumpay ay galing sa Kanya. So, ipinapahintulot ng Diyos na tayo mabigo bilang pagtuturo sa atin ng Diyos na ang tunay na tagumpay at biyaya ay galing sa Kanya. Hindi sa ating sariling kakayahan, lakas, karunungan, karanasan. Ang lahat ay nanggagaling sa Diyos. Thank you God for everything.